Alright mga kapatid, eto mula naman to kay Melvs Castle, no? Bagong Japan Prime Minister. Hindi natatakot makipaggera daw sa China mga tol. Japan tinutulak ang Asia NATO. Oh, North Atlantic Treaty Organization. No? Baka yun ata ang gustong gayahin, no? Kaya gustong magkaroon ng Asia NATO mga tol. Diba? Well anyway mga kapatid, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba sa may description box itong video na panonoorin natin ngayon. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Laking gulat ni Mauning sa planong buuin ng bagong Japanese Prime Minister. Itinutulak kasi ang pagbuo ng Asia NATO o tatawaging APTO, Asia Pacific Treaty Organization. APTO, no? APTO, Asia Pacific Treaty Organization. Pero ang parang ang gagayahin niya yung NATO, no? North Atlantic kasi yun eh. Ito, o tatawaging APTO, Asia Pacific Treaty Organization. Dating National Secretary kasi ng Japan ang bagong Prime Minister nila ngayon, si Prime Minister Ishiba. At nakatutok to sa peace and stability ng Asia. Hindi raw hahayaan ng Japanese Prime Minister buli-bulihin na lang ng China yung maliliit na bansa. Well, mismong China rin kasi ang gumagawa ng dahilan kung ba't nagkakaroon ng mga ganito eh. His intentions was alarming. Ito siguro yung sagot ng China ni Mauning, no? Doon sa plano ng Japan. Bulibulihin na lang ng China yung maliliit na bansa. Ako, kasinungalingan yan. Kasinungalingan yan. China is committed to maintaining global peace and stability. Maintaining, panatilihin. Diba ang kapayapaan at stability, kalokohan 'yan. Kitang-kita naman sa mga ginagawa nilang aksyon eh. Kau ba naman bakura ng ibang ng kapitbahay mo, magpadala ka ng napakaraming barkong panlaban, sa tingin mo peace ang hanap mo noon? Nananahimik yung mga barko ng Pilipinas, pinagbabangga mo. Kapayapaan ba ang gusto mo noon? Kalokohan 'yan. China does not engage in geopolitical competition. Ako, isa pa yan, kasinungalingan din. And has no intention of challenging or threatening any country. Isa pa, mga tol, sa napakalaking kasinungalingan nila. Oh, and has no intention of challenging or threatening any country. Oh, wala daw silang intention na hamunin o takutin, mga tol, ang kahit na sinong bansa, mga tol. Ikaw na mismo magsasabi, di ba? Kung ikaw updated, kung ikaw nanonood ng mga balita, mga tol, dito sa West Philippine Sea, paniniwalaan mo ba sinasabi nitong aling to? Paniniwalaan mo ba sinasabi niyan? Diba? Eh doon nga lang sa United Nations debate eh. Diba? Sabi nga nila, hindi daw nila nire-recognize o hindi daw nila i-accept. Diba? Yung 2016 arbitral ruling. So, paanong hindi mo maghahamon dyan? Eh, yung Pilipinas ang kiniklaim nila yung arbitral ruling na etong West Philippine Sea, 200 nautical miles, exclusive economic zone. Sa Pilipinas yan. Yan ang ating iginigiit. Diba ayaw nilang tanggapin? O anong ginagawa nila mga tol, diba? Lagi nila tayong sinasabihan na poprokasyon, 'di ba? Nagtatayo sila diyan ng mga isla nila, nagpapadala sila ng mga warships nila diyan, 'di ba? Yung mga coast guard nila, binabangga yung mga coast guard natin. Tapos sasabihin niya and has no intention of challenging and threatening or threatening any country. Napakalaking hayagan yung pagsisinungaling, eh, no? Tindi. Peace, cooperation, stability, and prosperity in the Asia-Pacific region. Aba, kasinungaling nitong aling to. Benefited from the joint efforts of the relevant countries. Talaga? The Asia-Pacific region does not welcome the Cold War mentality or black-based confrontation. Mahilig kasi sila sa ano eh. Mahilig kasi sila sa gray zone tactics nila mga tol. Kalkulado nila lahat ng galawan nila. Diba?
yung pasimpleng babanggain tayong ganon, intentional na pagbangga sa atin, tapos pagkatapos ang sasabihin nila tayo daw ang bumangga sa kanila. Katulad na lamang yung BRP, ano, no? Teresa Magbanwa, mga tol, kitang-kita sa camera eh. Tinumbok nila yung tagiliran ng barko natin, mga tol. Tinumbok nila yung tagiliran, talaga nakatumbok silang ganun. Aba, biruin mo naman sa report nila o dun sa, yan, sa media nila. Diba? Tayo daw ang intentional na bumangga sa kanila. Hindi, mga tol. Ang mga nangyayaring gyera sa mundo ay posibleng mangyari rin sa South China Sea at East China Sea. Yun nga eh, mga tol eh. Kaya kahit na nakakainis, diba, yung ginagawa ng China, hindi makuha ng Pilipinas na palagan. Hindi makuha ng Pilipinas na talagang, alam mo yun, gantihan yung China, mga tol. Kasi yung nakikita natin, no, sa ibang bansa, lalo na halimbawa sa Middle East, ayaw natin mangyari yun dito mismo eh. Sa West Philippine Sea, diba? Nakakatakot, paulanan ka ng sandamakmak na ballistic missile. Wala naman tayong Iron Dome, nakatulad nung sa Israel, diba? Pwede rin sa Taiwan o sa South Korea. Wala raw makakapagsabi kung kailan magkakagyera. Pero dapat na daw tong paghandaan. What's happening in Ukraine today may happen in East Asia tomorrow. This is the discussion we're having in Japan, and many people may indeed have these fears. So advance mag-isip to, no, yung bagong Prime Minister nila. Prime Minister Ishiba na habang maaga pa, bumuo at magkampi-kampi na ang like-minded nation. Sa gantong paraan raw matatakot ang sakim na bansang sugudin kung may kakamping lalaban dito. Eh kung ito naman ay makakabuo ng deterrence, di ba? Para sa ginagawa ng China, magandang hakbangin yun. Hindi para sa makipaggera agad ah. Kung halimbawa ang bully, mga tol, lahat ng binubully niya nagkampi-kampihan, wala ring magagawa yung bully na yun. Diba? Matatakot din yun. And there is the Australia, New Zealand, and United States, ANZUS, Treaty the Japan-US Alliance. 日米安全保障条約があり。 The U.S.-South Korea Alliance and an alliance between the U.S. and the Philippines. There are many such alliances in the region. Oh. Okay naman talaga itong sinasabi niya. Totoo naman. We need to think about organically combining them. It can be something we could create as an expansion of the Quad. Banta naman ang China sa ginagawa ng Japan. Siyempre, taranta sila ngayon, no? Taranta sila, mga tol. Gulantang sila dyan. Huwag magpaalipin o magpauto sa US. Yan, reverse psychology, mga tol. Isa rin yan sa pinapractice ng China. Huwag daw tanggapin din yung alok ng Amerikang pagde-deploy ng ballistic missiles sa Japan katulad ng Pilipinas. Diba? Reverse psychology. Baka sisira lang daw to sa peace and stability ng buong Asia. The U.S. deployment of intermediate-range missiles in the Asia-Pacific region could escalate arms race. Diba? Yeah, mahilig nila sabihin yung arms race na yan. Pero di ba binara na yan ni Secretary Gibo? Posing a severe threat. Lang daw to sa peace and stability ng buong Asia. 将加剧军备竞赛势头，严重威胁地区国家安全。 We urge the U.S. side to halt the dangerous move that heightens regional tensions. Kayo ang nagpasimuno niyan, kayo ang punot dulo ng kaguluhan dyan. Diba? Yung mga maliliit na bansang to, yan, katulad ng Pilipinas, napipilitan na silang humingi ng tulong, napipilitan nang humingi ng tulong sa mga Western countries. Kasi dito sa Asia-Pacific, o dito sa Asia mismo, mga tol, sila yung higanting bansa eh, di ba? Sila yung superpower na bansa eh. Sila yung bulas dito eh. So ano gagawin ng mga maliliit na bansa rito? At ihingi ng tulong doon sa mga malalakas din, di ba? O ngayon, eto, kinakabahan. Natataranta na sila, mga tol. Naaalarma sila. Kaya ngayon, nire-reverse psychology nila. Meanwhile, we could like to make it clear to Japan that it needs to exercise caution. 同时，正道日方务必谨慎行事。
日方务必。Hindi niyo pa kilala ang Japan? 谨慎行事。Humanda ka na, China. Kayo, anong masasabi nyo sa itinutulak ng bagong Prime Minister? Well, kayo mga kapatid, bilang Pilipino, kayo, kung sakaling magkakaroon ng NATO-like alliances, di ba, dito sa Asia-Pacific, yung tatawagin nga nilang Asia-Pacific Treaty Organization, o yung parang NATO, mga tol, di ba? Sa tingin mo, okay ba yon? Pabor ka ba doon? Dahil ito ba'y makakatulong para harangin o pagdalawang isip man lang itong China sa kanilang agresibong aksyon? Hindi nila maloloko mga Pilipino eh. Mga tao, mga tol. Mga Pilipino at mga tao, hindi nila maloloko itong China. Kahit anong sabihin nila na committed daw sila para panatilihin ang global peace and stability. Kalukuhan lahat yon, kasinungalingan lahat nila yon, di ba? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shovel D. Peace out.